Isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma, ng katotohanan natin pag-usapan. At sa pagkakataong ito po ay tayo po ay magninilay ng ebanghelyo po sa araw na ito. Ang ebanghelyo po natin ay kinuha sa kay San Lucas, Kapitulo 2. Ang talata po natin ay 36 hanggang sa 40. May propeta na babae na naroon sa templo na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel at mula sa angka ni Aser. Siya ay napakatanda na, 7 taon pa lamang silang nagsasama ng kanyang asawa at ngayon 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit din siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang may sagawa na nila ang lahat ng ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazareth sa Galilea. Ang bata'y lumaking malusog, matalino at kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyo po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pagkakataong ito po, mga kapatid, ay napagnilayan po natin ang napakagandang ebanghelyo na isinulat po ni San Lucas, na isang mananaliksik at talagang pinag-ingatan pa niya ang mga detalyeng kanyang naisulat dito sa kanyang ebanghelyo. Kinalap niya ang mga impormasyon during the time of the early Christian. At dito po na-point tayo ngayon sa kay Ana, na anak ni Fanuel, na mula sa angka ni Aser. Siya ay naging byuda sa mahabang panahon. So 7 years lang ang haba ng kanilang pagsasama ng kanyang asawa at siya ay na-byuda. At anong napakaganda dito mga kapatid? Pinahaba ng Panginoon ang kanyang buhay upang makita po ang kadakilaan na ibinigay sa kanya. Yung oportunidad na ibinigay po sa kanya. Grabe yung kanyang ibinigay kasi, no, na paglilingkod sa ating Panginoon. Inialay niya ang kanyang sarili sa templo, no? In-offer niya sa pananalangin. Araw-gabi, sinasabi dito sa ebanghelyo, araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Bilang mga Katoliko po, mga kapatid, ito rin ang dapat nating maunawaan. Friday, meron tayong sinasabi sa ating Code of Canon Law na whole year na Friday, kailangan tayo po mag-abstain sa pagkakain po ng meat. Sana po itong buhay ni Ana, no, na lingkod ng ating Panginoon, ay maging kapulutan po natin ng aral at nawa ay maging inspirasyon po sa atin na ipagpatuloy po natin ang ating ginagawa. Siya nga, no, napakahaba ng panahon, 84 na taon. Ibig sabihin 84 years na nabiyuda. 7 years na nakasama niya lamang, no? 7 years lang sila. 7 taon lamang silang nagkasama ng kanyang asawa at nabiyuda siya, and 84 years ang ginagawa niya po, mga kapatid, no? Araw at gabi ay sumasamba sa Diyos. Ano ang kanyang ginagawa? Sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Ito rin po kasi ang sinasabi ng banal na kasulatan kung tayo po ay nagbabasa, no, mga kapatid, sa Roma 12:1-2. Yung totoo talaga na paglilingkod natin sa Panginoon, ang karapat dapat na pagsamba, ito po. Kaya nga mga kapatid, sabi sa Roma 12:1-2, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. May isa pa dyan, dagdag pa dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ito yung nangyari sa ebanghelyo, no? Isineparate po, no?
nitong lingkod ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa paglilingkod. Hindi siya nakiayon sa takbo ng mundong ito. What I mean is, kung merong, yan, dumaan na yung election sa atin, no? Pero ito, yung pakikiayon po natin sa mundong ito, yun yung ginagawa natin na, kumbaga, yung kasabihan na go in the flow. Pero hindi yung ganun, hindi yun ang ginawa ni Ana, mga kapatid. Kung magkakaroon man tayo ng go in the flow, hindi po, mga kapatid, sa mundong ito. Bagkos, dapat po sa kalooban ng Diyos. Sa will of the Lord. Kasi in Matthew chapter 7 verse 21, kapag ang kalooban po ng Panginoon ang ating isinusunod, ibig sabihin, meron po tayong price. That is the heaven. Yung karugtong pa rito, mga kapatid, no? Huwag dapat daw na makiayon sa takbo ng mundo ito, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Yun nga sabi ko, mga kapatid, no? Kailangan talaga will of God, kalooban ng Diyos ang ating i-priority. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ito sana ang magpaalala sa atin, ang ebanghelyong ito, na paglingkuran natin ang ating Panginoon ng buong puso at buong katapatan. Whatever it takes, no, mga kapatid, no, we will not abandon our faith, our service, our hope to God. Remember the promise of our Lord Jesus Christ in the diary of Saint Faustina, the last appeal, it was been said, Jesus, I trust in you. Katulad po ni Ana sa ebanghelyo natin, she give her full trust to God. At nawa tayo rin ang magkaroon ng pagbibigay ng full trust natin sa Panginoon upang makapaglingkod po tayo sa Kanya. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan. At sana po, mga kapatid, no, patuloy po kayo na subaybayan at suportahan ang channel na ito. At inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan, i-subscribe din po natin at i-share, tulungan nating lumago din ang PESMA Plus. Yan, yung YouTube channel po ng ating mga kasamahan sa PESMA Plus. Napakaganda po dyan dahil nagninilay ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Sana po, mga kapatid, ay patuloy tayong connected sa ating Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen.